ang mga buwan-bandera ng balita sa Pilipinas News. Higit 21 milyong public school students, back to school na. Malumang problema tuwing pasukan, uso na naman. Stage, corridor, pati na canteen, instant classroom sa Malabon. Mga porta classroom, uso rin. Kindergarten on wheels, lumarga naman sa QC. Unang pagsala ng K-12 program ng DepEd, kamusta naman kaya? Ilang apektadong estudyante, umabsent at nagmaktol daw sa bahay. Mga militante estudyante ng Alampag sa unang araw ng klase, mga guro ng Tondo High School, nag-walk out din. Reklamo nila Mama at Sir, overtime without pay. Mga first-timers sa eskwela, nagwala. Separation anxiety ni Totoy at Nene, paano masusolusyonan? Sa good news, guro sa Caloocan, ginawang classroom ang sariling bahay para sa mga estudyante niya sa kinder. At sa Cagayan, dialektong Ilocano, ginagamit na ng mga guro sa pagtuturo. Bagyong Ambo, palabas na ng bansa, pero isa na namang sama ng panahon ang nakatambay sa Mindanao. Dating Chief Justice Renato Corona, personal na nagpaalam at nagpasalamat sa mga taga-Korte Suprema. Acting Chief Justice Antonio Carpio at Secretary Laila De Lima nag-inhibit sa screening process ng Judicial and Bar Council para sa susunod na puno maestrado. 6 days bago ang bakbakang Pacquiao Bradley, pambansang kabao, sumabak sa kakaibang ensayo, spiritual training. Sa showbiz, Soul Siren Nina, nagpa-sexy sa isang men's magazine. At Jennifer Lopez, kumpirmado magko-concert sa Pinas sa Nobyembre. American Idol runner-up Jessica Sanchez, front act nga ba? Isang gabing puno ng balitaan. Ako po si Paolo Bediones. Mula sa iba't ibang sulok, kagip bawat anggulo. Ako naman si Cherry Mercado. Ito ang Pilipinas News. Mahigit 20 milyong estudyante sa elementary at high school ang nagbalik eskwela kanina. Mm-hmm. At gaya ng dati, sinalubong na naman sila ng taon-taon na lang na problema. Pero nakakabilib talaga ang mga Pinoy dahil ang problema sa mga classroom nagawa ng paraan. First day of school pero ongoing ang construction dito sa Dampalit Elementary School 1. Kaya habang naghahalo ng semento at nagpipintura ang mga trabahador, nagtitiis sa mga estudyante sa ingay at amoy ng pintura. Mahirap po kasi maingay. Problema rin ang baha na rain or shine man, hindi nawawala. Ito rin daw ang dahilan kung bakit natagalan ang construction sa itinatayong two-story building. Tatlong patong-patong na to eh. Sa kahabol ng baha, pagka ano, tinataas ang flooring, disisimintuin. Pagka nakita naman buha, taas na naman. Kakulangan naman sa classroom ang sumalubong sa mga estudyante ng Acacia Elementary School. 3,000 ang mag-aral pero 14 lang ang silid-aralan. Ang solusyon ng principal, ang canteen naging 2 classroom. Ang corridor, 3 silid-aralan na, pati stage nga ng school, hindi nakaligtas. Mas masarap ba dito? Opo. Bakit? Kasi mapresko. Isang porta classroom din ang gamit dito. Malaki at malilim ito, yun nga lang, hindi pwedeng isara dahil mainit sa loob at mabaho pa ang bagong tela nito. Anong tawag dito sa classroom nyo? Tent po. Tent? Anong pakiramdam kapag ang classroom mo tent lang? Medyo po nakakahiya kasi po nakikita po lagi kami pag nakabukas eh. Dito ka sa tent nagkaklase? Okay lang sa'yo? Pwede na po. May ilan namang may first day high tulad ng mga batang ito na aliw na aliw sa programang Kindergarten on Wheels. Ang classroom nila hindi siksikan at di aircon pa. Para sa mga bata, memorable ang unang araw ng pasukan. Pero para sa batang ito, medyo traumatic ang karanasan. Dahil unang araw pa lang, nakalimutan na siyang sunduin ng kanyang magulang. Ina Zara, News 5.
Kasabay ng pagbabalik eskwela kanina, ang pagsisimula rin ng K-12 program ng Department of Education. Ang problema, marami pa rin ang tumututol at nalilito sa bagong sistema. Nagmukmuk lang sa bahay at hindi pumasok ang 11 anyos na si Bonifacio. Hindi kasi matanggap ng bata na imbes na first year high school na siya, grade 7 ang itatawag sa kanya dahil sa K-12 program na ipinatutupad ngayon. Pag grade 7 po, parang bata. Yung grade, yung first year high school, para pong binata na. Akala ko po first year na ako nun. Tapos nung sinabi ng ate ko na grade 7 pa lang kami, doon po ako umiyak. Sa ilalim kasi ng K-12, ang dating first hanggang fourth year high school magiging grades 7 hanggang 10 na bahagi ng junior high school. Ang proposal naman na dagdag na 2 taon ang magiging grades 11 at 12 ay tatawaging senior high school. Dito raw magkakaroon ng technical vocational courses na pwede nang magamit ng mga mag-aaral pagka-graduate ng high school. Pero habang wala pang batas, grades 1 at 7 lang muna ipatutupad ang curriculum ng K-12. 2.90 million ang pumasok sa grade 1, habang 1.66 million naman sa grade 7. Ayon sa principal ng Batasan Hills National High School, wala namang malaking kaibahan ang K-12 sa nakasanayang sistema. Hindi ni-conchest lang yung ating curriculum na ginawang spiral. Kung hindi man sila makapag-aral ng kolehiyo, ay nakahanda naman sila para sa magkaroon ng trabaho. Sa bagong curriculum na grade 1, gagamitin na sa pagtuturo ang mother tongue o nakasanayang dialekto. Hahaluan na rin ng science lessons ang ibang subject ng mga bata. Ang mga nasa grade 7 naman, may 8 subject pa rin pero paiikliin na ang oras na ilalaan. Ang problema, marami pa rin nanay at mga estudyante ang tutol at nalilito sa K-12. Naiinip kahit ako magulang kasi lalo ako naghanap buhay. Ako naghanap buhay sa mga anak ko. Naiinip ako kasi yung gastos baon, tapos yung na-consume na 2 years, sayang yun. Ano idea mo ng grade 7? Wala po. Magsasagawa na raw ng orientation ng mga paaralan para ipaintindi sa mga magulang ang bagong sistema. Franz Noguera, News 5. Matatandang estudyante ang apektado ng K-12 curriculum ng DepEd. Ang mga first-timers sa eskwela, lalo na yung mga napaaga ang pasok, nagmaktol sa unang araw ng klase. Kapit toko sa kanyang mami ni Risa ang 5 taong gulang na si Adrian. First time kasi ng bata na tumungtong sa isang eskwelahan. Kaya tuwing papasok na sila ng classroom, ganito lagi ang ending. Ah! Wow! Tatakot siguro. Nanibago po yan. Marami siyang mga kasama. Ang kaklase naman niyang si John, di pa man nagiinit sa upuan, lumabas agad para hanapin ang nanay. Dahil ayaw paawat, uuwi na lang daw silang mag-ina. Kasi ayaw niya eh, umiiyak siya eh. Ayaw niya magpaiwan. Pero hindi lang sila John at Adrian ang nagbuhos ng luha sa unang araw ng klase. Dahil sa K-12 program ng DepEd, mas napaagang mag-kinder ang mga bata. Kaya ang mga guro, kanya-kanyang diskarte para mapakalma ang mga chikiting. Bilang isang teacher, kailangan umuamuin mo yung bata. Paliwanag ng mga eksperto, normal lang na maramdaman ng mga bata hanggang edad 2 taong gulang ang separation anxiety o yung takot na mawalay sa piling ng kanilang mga ina. Pero 10% hanggang 15% lamang ng mga bata na unang beses papasok sa paaralan ang muling makakaranas ng takot na ito. Kaya payo ng mga eksperto sa mga magulang ipaalam sa mga anak ang mga benepisyong pwede nilang makuha mula sa paaralan. Dahil wala pa yung tinatawag nating kakayahan para maunawaan ang constancy, pananatili ng mga bagay na hindi mo nakikita, nagkakaroon ng separation anxiety. Puring hindi ng bata sa kanyang development sa school para mapalakas ang kanilang mga loob. Carla Nim, News 5. Kaya saludo kami sa mga kapatid natin mga teacher. Usapang first day of school pa rin, pero hindi po ito kwento ng problema sa eskwelahan, kundi isang solusyon. Isang ginang sa Caloocan kasi ang ginawang eskwelahan, ang sariling bahay, para makapagturo ng libre sa mga bata. Alas
6 pa lang ng umaga, gising na si Nanay Lourdes. Para asikasuhin ang tatlo niya